Araw po. Ako po si Mrs. Magpayo, Lydia Magpayo from Dasmariñas, Cavite. Naging pasyente po ako ni Dr. Robby Navarro last 2008, mga March yun. Kasi po ako yung nagkaroon ng, yung sa likod ko po, yung spine ko, sabi sa akin ng surgery doctor, yung surgery doctor, yung sa bone, mag-MRI daw ako para makita ko ano yung laging, hindi ako makalakad dun eh. So, in-MRI ako, so nakita sa MRI, yung aking buto, yung sa spine, nagko-close open siya, hindi makadaan yung kuryente. So, sabi niya, kailangan daw surgery. Kasi, nung tiningnan niya ako, that was mga November yun eh, October pala, October din, ganitong buwan din, 2007. So, nung makilala ko si Dr. Trurejo, mga March na yun, 2008 na. So, imagine, hindi ako nun makalakad. Parang bedridden na ako nun eh. Tapos, wala na ako other choice kasi nga ang dami-daming pinainom sa akin gamot. Sa tingin ko naman parang lumalala ang sakit ko. Talagang hirap akong maglakad. At saka hindi na nga ako, pagpupunta ako ng CR, binubuhat na ako sa amin eh. So, hanggang sa naano ko si Dr. Robby Navarro, through radio nga, narinig ko yung kanyang mga sinabi regarding iklog, kakain ng iklog, tapos yung mga bulalo. So sabi ko, itry ko kaya. So I pray to the Lord, no? Lord, sabi ko, itong araw na to, saan ba ako dadali ng pa ako, dalawang doktor, kung magpapa-schedule na ako surgery or sa isang doktor na narinig ko. Yung nga si Dr. Robby Navarro. So, nung nagpunta, dito ako dinala ng mapa ako, dito kay Dr. Robby Navarro, hinanap ko yung kanyang clinic. So, nung nakita niya ako, sabi niya, naku, huwag kang magpa-opera kasi baka maraming yung tawag nito, yung mga ugat. Dahil nga, spine eh. So, sinunod ko siya. Nung oras na yon, kahit nahirap ako maglakad, pinilit ko. Pinainom niya ako ng rapid cellular balancing. Ewan ko, siguro mga 15 minutes, ganon. Parang habang inaantay ko yung parang nawala-wala yung sakit. Yung sakit ba, yung paglalakad, pero medyo umayos ang aking lakad. Sabi ko, tapos yun, binigyan niya na ako ng yung mga diet, ganon. Kain daw ako ng eggs. Pinadagdagan niya nga yung iklog eh. Actually, I think yung kinakain ko iklog eh, mga 6 eh. 6, tapos nag-8 pa nga ako noon. Tapos sabi nga niya, magkakain ako ng mga bulalo. Yung bulalo. Tapos yung aking kakainin ng mga beef, yung mga high protein. Tapos iibahin ko na raw yung aking pag nagluluto ako, gamit daw ako ng mga butter or yung olive oil din gumagamit ako. So pati yung rice, unfalis rice ang ko. So lahat na iba. So sinunod ko siya. Could you imagine? Hindi ako naoperahan. Till now, dati hindi ako makalakad. Ngayon, pwede na ako sa takbuhan. Pwede na akong dahil kay doktor. Sabi ko, thanks God, dahil kay Dr. Robby Navarro, maganda yung aking, yung paglalakad ko, lahat ng sakit ko, nawala pa pala yung aking, yung high blood. May maintenance na ako sa high blood ko, nawala rin because of iklog. So, yan na rin ang inaano ng mga anak ko. Yung isa kong anak na lalaki, talaga nagbe-maintenance siya, mga 26 years old lang siya, ng kanyang high blood. Imagine, sumasabay na rin siya sa akin sa pagkain ng iklog. Till now, wala na siyang iniinom na maintenance. Kaya sabi ko, ngayon, laking pasasalamat ko. Pati yung rapid cellular balancing, laking pasasalamat ko dyan. Parang parang magic. Oo, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Ayan, kaharap si Lord. Oh. Siguro kung hindi ko nakilala si Robby Navarro, hindi ko lang alam kung ano na ako ngayon. Baka nasa isang sulok na lang ako wheelchair. Kaya napakalaking pasalamat ko. Hanggang ngayon, lahat ng inutos ni Dr. Robby Navarro, yung diet ko, yung mga wild honey, lahat, sinusunod ko. Minimaintain ko ng lahat. Yun lang po.
Salamat po. To for everybody to know that Miss Lydia Magpayo, ang sakit po niya is spondylitis and spondylolisthesis. Ang spinning spondylitis, arthritis of the spine. I have a lot of patients, even doctors from St. Luke's, na 84 years old, na who have this kind of problem. Now these doctors are moving around the world already under my care. They were supposed to be scheduled for operation. Hindi na po siya na-opera. Sa kanya, meron pa siyang spondylolisthesis. Nagpo-fuse yung spine niya. Kaya naapektahan. And talagang, kung titignan mo, surgically, walang magagawa kundi orthopedic surgeon lang ang makakatulong. Pero, by the grace of God, natunaw yung fusion na bumukas at yung inflammation na reduced. Nawala. And look at her. That is her case.